Hindi ko mahubad-hubad ang robe ko dahil andyan lang si Mariano sa tabi. He's busy reading a magazine habang ako, heto, nakaupo sa gilid ng pool. I'm not yet ready to show off my body, like, duh, ayoko nga. Hindi pwede kasi baka tingnan niya ako. Ang lakas pa namang mangasar, mamaya pintasan niya lang yung katawan ko eh. I toss my feet on the water. Ang lamig. I like it. It complements the heat coming from the sun. Gusto ko na talagang tumalon at ilublob ang sarili ko sa tubig. If not for Mariano, kanina pa ako nakaligo eh. Ibinaba ni Mariano ang binabasa niya magazine. Sa kanya ako binigyan ng isang napakasamang tingin. What have I done again this time? What? Irritable kong tanong. Are you just going to stare at the water? Akala ko ba magsuswimming ka? I cross my arm. Yes, that was before you told grandma to watch me over. Hindi ko akayang makita mong sexy body ko, no? Pagdidiin ko pa. Hindi naman sa hindi ako sexy. Baling kinita rin naman ang katawan ko at saka I also have fair skin. But I just really find it awkward for him to stay with me. Tapos nakabikini pa ako. Bakit ba kayo mga babae? Ang dami niyong arte, ano? Reklamo ni Mariano. Sabay hagi sa akin ang magazine na binabasa niya. Aba, napakabastos nito ah. Hoy, sino may sabi sa iyong ihagis mo sa akin yan? Asik ko sa kanya. Ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko. He really knows how to make me upset, does he? As if I want to stare at your body. He just and walked out. My gosh, he's getting into my nerves. Hindi ba siya pwedeng umalis nang hindi ako niinis? Grah! Nanggagalaiti kong sigaw habang pinagmamasdan ko siyang naglalakad papalayo. Namumula ang pisngi ko sa inis. Nakaramdam na rin ako ng matinding init dahil tirik ng araw kaya patabog kong hinubad ang robe ko. Tinapon ko yun sa gilid ng pool. I stared at my body. It is close to perfect naman na. Bakit? Akala niya ba kung sino siyang Adonis sa ganda ng katawan niya? Well, this is perfect so I can cool down. After I said those, I just jumped into the water and splashed through it. So refreshing. I love this feeling. Ang sarap ng tubig. Nakasuot lang ako ng two-piece bikini na high-waisted. I look really sexy on this. Saka sakto lang ang laki ng hinaharap ko. Hindi naman ganun kalakihan. I enjoyed swimming hanggang sa napagod ako. Na makaramdam ako ng pagod na pa siya ako na sanang umalis para makapagpalit pero bigla akong pinulikat. Sa sobrang taranta ko, hindi ko alam ang gagawin. Pakiramdam ko, malulunod na ako. Kinampay-kampay ko lang ang mga kamay ko. Hindi ako makaalis sa gitna. Sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko dahil sa kaba. Mariano, help! Sigaw ko. Paulit-ulit yon ang pinagsisigaw ko pero mukhang hindi niya narinig. Bumalik na ba siya sa kwarto niya sa taas? Paano na lang pala ako dito? Wala pa namang katao-tao dito sa bahay nila dahil on call lang naman ang mga cleaners. Ito na nga yata ang katapusan ko. Walang tigil ako nagkampay ng kamay so that I could remain floating pero napagod din ako. Hindi ko na kayang dalhin pa ang sarili ko. I grazed for air hanggang sa tuluyan na lamang na nandilim ang paligid ko. When I awoken, nagulat akong tumambad sa akin ang mukha ni Mariano. Basang-basa at pawis na pawis. Kitang-kita kong labas sa pag-aalala sa mukha niya. Kitang-kita ko kung paano niya ginawa ang lahat para ma-revive ako. Akala ko katapusan ko na. Akala ko wala nang tutulong sa akin. Pero dumating siya. Shit, Elizabeth. Papatayin mo ko sa takot. Akala ko ano na mangyayari sa iyo. Nangihina ako. Hindi ko maramdaman ang katawan ko. Pakiramdam ko nakainom rin ako ng tubig. Did he perform CPR? Did you... Yes, I did do CPR. Napatakip ako sa aking mga labi. Napaiwas ang tingin. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Huli ko na rin napansin ang bathrobe ko na suot ko na. He probably wore it to me. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako. Parang kasalanan ko yata talaga kung bakit ito nangyari sa akin. Kinarama agad ako. Hindi ako nakaimik. Hindi yun ang unang beses na hinilikan niya ako but it hits different to me because he did it out of malice. He did it with his pure intention to save my life. I couldn't believe it matapos ko siyang itaboy kanina at paalisin. He came back and saved me. Buti na lang bumalik siya. Buti na lang. Dahil kung hindi, see what happened? Anito sa galit na tono. Probably grandma had no idea about this. Madalas naman kasi siyang nasa kwarto. Busy sa pananahi. Libangan niya iyon. Nangihina pa rin ako kaya hindi ko siya magawang masagot-sagot ng pabalang. Gusto ko na lang talagang magpahinga pero hindi ko kayang dalhin ang katawan ko sa ngayon. Nawalan yata ako ng lakas. I did not answer him. Naramdaman din siguro niyang nanghihina pa rin ako kaya bumuntong hininga na lamang siya sa katumayo. Hindi niya man lang ba ako tutulungan tumayo? Hindi ko inaasahan ang sumunod niyang ginawa. Binuhat nga ako, as in buhat na parang bago kaming kasal. Mariano, anong ginagawa mo? Don't tell me magre-reklamo ka pa rin. Wala ka bang alam na gawin kundi magreklamo?
Banas na sagot niya na siyang nakapagpatikom ng bibig ko. Umatras ang dila ko. He has a point there. Pinili ko na lang manahimik at huwag na magreklamo dahil baka bigla na lang akong bugahan ng apoy at matuyo na itong basa akong robe. Teka, so you saw me wearing my only bikinis? Nahihiya ko pantanong habang namumulang pisngi ko. Yes, bakit? Wala naman sigurong problema doon since you are my wife. Kung hindi mo gustong ginawa ko, inihagis na lang ulit kita pabalik ng pool. No! I exclaimed. Ayaw naman pala eh. Para kong batang napapout na lamang doon sa bisig niya. Bakit parang effortless lang yata sa kanya na buhatin ako? Ganon ba ako kagaan? Kung iniisip mong magaan ka, no you're not. What the? Mind reader ba siya? Para niya na naman yung iniisip ko. I really can't believe this. How did you... See? So iniisip mo nga na magaan ka lang. Silly. Pakiramdam ko puputok na mga ugat ko dahil sa bigat mo. Ang sama mo talaga sa akin. Ibaba mo na ako. Pagpapumiglas ko. Mukha napipilitan lang naman siya sa ginawa niya eh. Kapag ikaw, naglilikot pa dyan, I will be forced na ibaba ka and you'll even hurt your body more. Can't you just stay still, Elizabeth? Anit to sa mataas na tinig. Mukhang seryoso na siya kaya wala na ako nagawa kundi itikom ang bibig ko. Nakakatakot siyang magalit. Nag-iiba ang aura niya. Although sanay naman ako sa malalamig niya na mga titig. Mariano's eyes is one of the coldest I have seen so far. Yun bang parang walang tinatagong emosyon? Yun bang wala ka makikitang kahit anong ekspresyon sa mga mata niya? Ang tanging naramdaman ko lang nung una ko siyang nasilayan, takot. Takot ang naramdaman ko. He is the type of the person who is unpredictable. Siguro kailangan ko pag-aralin siya. Not just because I'm his wife, but also because I live with him and we need to be comfortable with each other. Hinatid ako ni Mariano sa kwarto namin mag-asawa, saka siya nagpatawag ng medical team para ipacheck kung okay ang katawan ko. Sinabi ko naman sa kanya na hindi na kailangan, but he insisted just to make sure kaya hindi na ako umangal at baka sabihan na naman niya ako reklamador, which is somewhat true. The nurse checked on me. Nakahinga lang ako buong umaga. Sayang, may date pa naman sana kaming scripted. Okay na po ang asawa ninyo, Mr. Delserna. Mabuti na lang at na-CPR niyo agad siya nang mailabas niya ang tubig na nainom niya. We will just give her some medicine that will make her feel better at ang bumalik po ang lakas niya. Yun ang rinig kong sabi ng nurse kay Mariano. He just nodded at that flirty nurse. Alam ko na agad sa tono pa lang na medyo may pagkahalipalot ito. Balak pa ba niyang akitin ang asawa ko? Akala niya naman papatulan siya. Hmm? Parang gusto ko yata siyang saksakin ng syringe. Pero syempre, biro lang yun. Bakit ba ako naiinis? Normal lang naman siguro to, hindi ba? Thanks. Maikling sagot naman ni Mariano. Oh, di ba? Sabi ko na't walang mapapalang nurse dyan kay Mariano eh. Kasing eksiba naman ang bang si Dora ang reply niya. Mas mahaba pa yata ang buhok niya sa babae. Hmm? Elizabeth, we are going to have to cancel our day today. Bukas na lang if you will feel better tomorrow. Umiwas ako ng tingin. Kahit hindi na, di naman yung totoo eh. Huwag mo nang totohanin. Your expression speaks the other way. Nagsalubong ang mga kilay ko saka ako napatitig na masama sa kanya. Sino nagsabi? Malinaw naman siguro na sinabi kong hindi na, di ba? Liar. Napasinghap ako. Whatever you say. Pagtataray ko sabay talukbong ng kumot. Nakakainis. Nakakainis ka, Mariano. Bakit ang dali-dali para sa'yo nabasahin ang iniisip ko? Para kang bata. Hindi na nakapagtatakang pinili ni Wilbert ang kapatid mo. Nag-init lalo ang ulo ko sa mga sinabi niyang iyon, pero hindi ko na lang siya pinansin pa. Nasaktan ako. Totoo. Hindi nga kaya, tama si Mariano? Napaisip ako dun. Compared to me, my sister is more classy, more feminine and sexy, pero hindi naman yung naging sapat para mapalayo niya ang kumpanya. I was the one who put the company into fame tapos bigla siyang darating at aagawin lang sa akin ng lahat. Pati si Wilbert na bingwit niya. Siguro tama nga si Mariano. I am childish, pero hindi naman ibig sabihin na dapat na nila akong lukuhin. Hindi na ako sumagot pa kaya tagpa siya na lang siguro si Mariano na umalis. I heard his footstep coming out of our room. Nakahinga ako ng maluwag. After an hour and a half, I heard the door creaked open. Narinig ko rin ang mga yabag na mga paa ni Mariano. I knew it was him. Sa konting sandaling nagsama kami, medyo kabisado ko na rin siya. Narinig ko rin ang kalansing ng mga kubyertos, pero nagkunwari lang akong tulog. Yup. Ayaw ko siyang kausapin. Ayaw ko talaga. Siguro may pagkaisip bata ka nga pero hindi yung dahilan para bigyan sila ng karapatan na saktan ka nila. Walang sino man ang may karapatang manakit sa'yo. Sa mga sinabi niyang iyon talaga namang nagpanting ang tinga ko. Si Mariano ba talaga nagsasalita? Bakit parang sinaniban siya ng masamang espiritu?
Kahit paman ganon, hindi pa rin ako gumalaw. Aba, baka mabuko niya ako, no? Bumangon ka na dyan. Alam ko na hindi ka natutulog. Ang galing-galing niya talaga. Napaka-pufferous na lang ako sabay kamot sa ulo. Bakit ba ang ingay mo? Reklamo ko. Kita mo lang ang nagpapahinga yung tao eh. I cooked soup. Pagpepresenta pa nito. Napataas ang kilay ko. We, he did? Talaga lang ha? Bakas sa mukha mo kong pagdududa. We, I did. Kahit tingnan mo pa sa table. Dahan-dahan akong bumangon tsaka ako sinilip ang nakahain sa lamesa. Mukha namang pagkain pero hindi ko alam kung masarap naman ba yon. Nagdududa pa rin ako. Hindi kaya balak akong lasunin ni Mariano? Papatayin ba niya ako? Ang dami-dami na namang tanong sa isipan ko. Huwag mong sabing iniisip mo na lalasunin kita. He asked. Namilog ang dalawa kong mata. How did you know? I hysterically exclaimed. Napakamot siya ng bathroom na natin na nauubusan na ng pasensya. Sinasabi ko na nga ba? Napaupo ako sa gilid ng kama. Kainis? Mukhang mabango. Nangiimbita ang amoy ng soup niya. Kakainin ko ba? Mukhang galit na siya eh. Ang galing niya talagang mambasa ng isip. I'll just throw this away then. Kalmado niyang sambit. Napatayo ako agad. Ano? Bakit mo naman itatapon? He looked at me in the eyes. Ayaw na naman ang pamatay niya mga titig. I exerted effort to prepare this because all the maids are not available today. But you're thinking that I was going to poison you? Really? Napanguso ako. Biro lang naman eh. Malay ko ba? Paano kung halikan kita ngayon at sabihin kong biro lang din? Nanuyot ang lalamunan ko sa mga sinabi niya. Nag-init na bigla ang pisngi ko. Akin na nga. Inagaw ko ang bowl sa kanya sa kain hinipan para tikman. In fairness, sakto lang ang lasa. Pero bakit mo ako pinagluto? Tanong ko. Feeling ko tuloy special ako kahit papaano. Alam nga namang si Grandma ang paglutuin ko para sa'yo. You need to eat so you can drink medicine. Ano pa bang iniisip mo bukod doon? Sabi ko nga, sir. Sarikasi ko kung sagot saka pinagpatuloy ang pagkain. Kahit napakasungit ni Mariano, he still have a side like this. This is far different from what everyone can see about him kapag nasa labas. I'm loving the feeling of discovering his other colors. Nakaidlip ako matapos na nangyaring iyon sa akin. Kinaumagahan nagising na lamang ako dahil sa sinag ang sikat ng araw na tumatama sa pisngi ko. Napapikit ako at napakusot ang mga mata ko sabay bangon sa higaan. I heard Mariano's voice outside kaya sumilip ako sa labas. I walked wearing only my satin silk terno shorts and spaghetti. Kahit todong aircon ay sa awa ng Diyos, hindi naman ako nalamig masyado dahil sa kapal ng comforter na nakabalot sa buo kong katawan. I saw Mariano outside, nakikipaglaro kay Chabelita. This cat is such a cutie. Parang laruan na pwede mong yakapin palagi. No wonder Mariano is so fond of him. Napaka-adorable naman kasi talaga pero mukhang tinraining din ni Mariano na magsungit katulad niya. Hindi ko na mamalayang napapangiti na ako habang nakatitig kay Mariano. Napabalik na lang ako sa ulirat nang biglang tumama sa noo ko ang isang maliit na bola. Napapikit ako sabay hawak sa noo ko. Shit! Where the heck did it came from? Nang namulat kong mata ko, nakita ko na lang si Mariano. Tatawa-tawa habang nilalaro sa Chabelita. Aba, so he did throw me that ball? Sa inis ko, dinampot ko yung bola saka ko yung buong lakas na ibinato sa kanya. Akala niya ha? Lintik lang ang walang ganti. Sa kabutihang palad, sinapol ng bolang iyon ang noo niya. Napahagal pa ako ng tawa cause I saw how his reaction changed from being so overly happy to being mad. Nakita ko kung paano magsalubong ang mga kilay niya. What the? Magsasalita na sana siya ng masama pero nakita niyang patawa-tawa ko. Oops, lagot. Mukhang galit ang boss natin, Elizabeth. Ano, tatakbo ka na ba? So, it's funny. You think it's funny, do you? Inis itong sinabi. Ala, seryoso? Galit nga siya? Bakit ba? Ikasalanan niya naman ah. Hindi naman ako nauna dito. Imbes na magtago, sana ako, hinarap ko siya ng buong tapang. Wow naman. Eh, sino bang una ng bato sa atin ng bola? Hindi ba't ikaw? Ibinilik ko na naman dyan ah. Malay ko ba nasasapul sa'yo? Natatawa ko pang sagot dahil naaalala ko na naman ang reaksyon ng mukha niya kanina. Bakit ba? Eh, sa natawa ko eh. Buo na yatang umaga ko kasi nasira ko na yun sa kanya. What? Tila pa inosente nitong sagot. Ha? Anong akala mo? Hindi ko alam na ikaw ang nambato sa akin ng bola? Tatawa-tawa ka pa nga eh. Watwatin mo yung mukha mo. Mas lalo ko nakita ang pagkakabanas ng mukha ni Mariano. Uusok na nga yata ito sa inis sa akin eh. Teka, bakit pa parang kasalanan ko pa? Come down here at mag-usap tayo. Mariinit ang utos sa akin na siyang nakapagpangatog ng tuhod ko. Patay. Napakagat ako sa labi ko, then I pouted.
Mukhang nagalit ko nga si Mariano. Bababa ba ako o hindi? Siya pa rin ang may-ari ng bahay kaya't siya pa rin ang masusunod. Isang hamak na nakikita na lang naman ako dito. Bakit ko ba kinalimutan iyon? Kung tutuusin, maaari niya ang palayasin anumang oras na gustuhin. Hindi na ako sumagot pa dahil bumaba na lamang ako. Pagdating ko doon sa ibaba ay naka-cross arms ang galit na si Mariano habang nakatingin ng matalim sa akin. I saw his forehead turn red. Yun kaya yung tinamaan ng bola? Ang sensitive naman ng skin niya? You think that I'm childish to throw a ball at a woman? He exclaimed. Mukhang galit nga. I feel wronged again. Kung hindi siya, eh sino? Hanggang sa muli akong tinamaan ng bola sa aking likuran. Naningkit ang mga mata ko na makita kong isang batang lalaki. Tuwang-tuwa pa nakahawak ako sa likod ko dahil medyo masakit yun. Napakurap-kurap ako. Wait, don't tell me na hindi nga talaga si Mariano nakatama ng bola sa akin kung hindi ang batang ito. What the? Jason, stop that! Saway ni Mariano doon sa bata. Nagitla ko dahil medyo napalakas ang boses niya. Then the boy started sobbing. Isusumbong kita kay grandma! You bad uncle! Mga ngiyak-ngiyak na sigaw ng bata, saka ito nagtatakbo papasok ng mansyon. Napangangano lamang ako dahil sa nangyari. Ang overreacting naman ng batang yun, wala namang ginawa si Mariano sa kanya. Ngayon ko lang napagtanto na hindi nga talaga si Mariano may gawa nun. Nakakainis! Napahiya na naman ako ng di oras. I bit my lower lip. Sorry. Now you get it? He asked. Sorry na nga eh. What will you do with this? Sabay turo ni Mariano sa loon niyang tinamaan ng bola. Guilty na nga ako rito eh. I don't accept stories alone, right, Chabelita? Anito sabay sulyap sa puso niya. Meow! Sagot ni Chabelita. Abat, bakit ba napaka-cooperative ng pusang to? Masyado na paghahalataan ang lagat to ni Mariano ah. Eh anong gusto mo? Sagot ko naman sabay kamot ng ulo ko. Well, you saw Jason a while ago, right? I just nodded. Yung batang yun, iyakin at napakapilo. What about that kid? I answered. You're going to be his second mom for a month. Nawindang agad ako sa mga sinabi niya. Ano raw? I will be a what? Teka naman. Mawawala kasi na isang buwan ang mom ni Jason. Pupunta ito ng ibang bansa. Kailangan niyang iwan ang bata dito at ako lang mapagkakatiwalaan ng mom niya. So dahil narito ka na rin lang, kailangan niyang iwan ang bata dito. At asawa kita, ikaw muna magsisilbing pangalawang ina ni Jason habang wala ang biological mom niya sa loob ng isang buwan. Naiintindihan mo ba? Akala niya sa akin hindi makaintindi? Siyempre naiintindihan ko. Naiintindihan ko yon, ang akin lang. Bakit ako? Mabuti sana kung anak niya. Eh hindi naman eh. Tsaka bad sa tagad sa akin yung batang yun. Baka sakit lang ng ulong ibigay nun sa akin eh. I think that would be a not so good idea. You saw how naughty he was. Pangangatwiran ko. Yes, and you need to discipline him. Masyado akong busy para matutukan ko siya. Since he will be my secretary, then maybe we can bring him at work to talansyon ka naman para bantayan siya. Mariano, secretary ako. Ikaw na nga nagsabi niya ni. You assign me as your secretary and not as a babysitter. Pagdadiin ko pa. Baka naman pwede pang magbago ang desisyon mo. Yes, I exactly told you that. Kung hindi mo gusto, sabihin mo lang. Madali lang naman akong kausap. You just need to prepare your luggage. Sinasabi ko na nga ba? This is his way of slightly blackmailing me. Ano? Are you accepting my decision or not? He then asked. Bumuntong hininga ko. As if I have another choice. He smiled at me. Lumapit siya sa akin. Napapaatras ako sa bawat paghakbang niya. Papalapit sa akin. Pagkatapos niyon, ngumiti siya. Madali ka lang naman palang kausap eh. Get dressed. We'll go out on a date. Huminto pa siya saglit. With Jason. Napahilamos ako ng palad sa aking mukha. Seriously? We're going out with that kid? Eh hindi ko pa nga yung napagsasabihin to ko sa pambabato niya sa akin ng bola. Mukhang sakit yun sa ulo kaya dito pinadala ng nanay niya eh. Since I had no choice, nag-shower na lang ako at nag-ayos. Fine then. Kung kinakailan ko itong gawin, fine. Bring it on, Mariano. I wore my favorite backless dress na pack ang V-line para ma-expose naman ng kaunti itong hinaharap ko. Hindi talaga ako madalas nagsusot ng revealing clothes. Minsan lang, depende sa mood ko. I put on some light makeup and a pair of stiletto heels para bumagi iyon sa dress ko. I cannot help but stare at myself in the mirror. Ang pretty ko naman pala. Paglabas ko ng dressing room, nakita ko ang bagot na mukha ni Mariano. Nakasuot lang siya ng casual outfit niya when going out. Kahit naman ang isuot niya, napakagwapo niya pa rin. Effortless ang kapugian niya. What took you so long? Banas itong bungad sa akin habang minamata-mata niya ang suot ko. May problema ba sa suot ko?
Siyempre, nag-aayos pa ako eh. Baka isipin ng mga tao na papabayaan mo ng asawa mo. Lolosyang na lolosyang. I want to be your match kapag pinagtabi tayo. Hindi yung mapapagkamanan akong katulong. Who cares about what others might think? Do you know that you are given beautiful already? Nagitla naman ako dun sa mga sinabi niya. Wait, teka nga. Siya ba talaga nagsabi nun? Sa kanya ba talaga nagmula ang mga salitang yun? Why does it make my heart flutter? Ano ulit yung sinabi mo? Pag-uulit ko pa dahil hindi talaga ako makapaniwala. Minsan na nga lang niya ako purihin. Parang labas pa sa ilong eh. Pero ewan ko ba kung bakit kilig naman ang sistema ko? Why? I just said you're beautiful. Don't make it a big deal. Saka obvious naman. I would be a hypocrite if I say you're ugly. I flipped my hair. Okay, let's go. Baka naiinip na yun si Jason. He is already crying like a river looking for his mom. Hindi pa man kami nakakababa ay narinig na namin ang boses ng batang si Jason na nagwawala na nga kay Grandma. Napahilot agad ako sa aking sentido. Hindi pa kami nakakaalis pero sumasakit ng ulo ko sa batang to. Hindi naman sa hate ko ang mga bata pero kasi itong si Jason bad sa tagad siya sa akin dahil sa ginawa niya. I just love nice kids, not the naughty ones. Go Elizabeth, let me see how you will handle Jason. Nakangisi pang sabi ni Mariano sa may bandang tenga ko. Kinilabutan ako dahil doon. Pero nanaig ang inis ko. Bakit ba kasi siya nakangisi? Iniinis siya ba talaga ako? Pilit akong umiti pababa ng hagdan. I let out a deep sigh. Kaya mo yan, Elizabeth. Breathe in, breathe out. I smiled. Jason, come to Tita, dali. We'll go on a fun house today. Would you want to come with Tito Mariano and I? Napipilitan ko pang sabi sa kanya, pero nandoon pa rin ang pamatay ng ngiti ko. Oh, that's nice, dear Elizabeth. Ito kasing si Jason kanina pang umiiyak. Hinahanap ang mommy niya. I don't want you. I want my mommy. Pagpaprotesta naman ni Jason habang nagpapadyak ang kanyang mga paa. Huminga ulit ako ng malalim. But I know you'd like to play games outside, just like what other kids do, right? Mommy will come home soon so we need to enjoy while you're waiting for your mom. To my surprise, bigla itong huminto sa pag-iyak. Tsaka nagpunas ng kanyang mga luha. He pouted. Talaga? Tila may paniniguro pa nitong tanong. Mukha pa akong sinungaling. Kung pwede ko lang siyang isa ako, ginawa ko na. But first, we need to apologize to Tita Elizabeth for hitting her a ball just this morning, Jason. Nagulat si Grandma sa narinig niya. Napatingin ito sa batang si Jason. Was it true, Jason? Did you do it? Hindi makapaniwala nitong tanong. Nakita ko napayo ko sa Jason. Mukhang nabali ang pakpak nito. Yes, I did. Mahinang sagot itong tila nahihiya pa. Apologize to Tita Elizabeth. Utos pa ni Grandma. Ako naman nag-aalalan na baka mamaya mag-walk out na lang yung bata. Jason, you can apologize by kissing my left cheek. Sinabi ko na lang haba nakangiti. Siyempre ang goal ko makuha ang loob ng bata para hindi ako mahirapan kung sakali man na ako ang magbabantay sa kanya for the meantime. Lumiwanag ang mukha ni Jason sa mga sinabi ko. Ngumiti siya at dandang lumapit sa akin. Okay. Sagot nito sa kanya mabilis na hinilikan ang kaliwang pisngi ko. Good. You are now forgiven. Ano, tara? I offered my hand and I was praying na kunin niya iyon. Let's go. B, great grandma. Sagot naman nito sabay abot ng kamay ko. Wow. I don't know he will be this easy to deal with. Napangat ang kilig ni Mariano sa nakikita niya. Lumapit sa ulit sa akin saka bumulong. That's kind of impressive. Napakibit balikat ako. Well, hinanda ko ng buong lakad ko na maubos sa araw na ito dahil sa may bata kaming kasama. Sigurado mapapagod ako nito. I mean, kaming dalawa ni Mariano. We ate at a fancy restaurant first bago dumiretso sa townhouse para hayaang makapaglaro doon si Jason. Ang kaso, gusto niya pati kami maglalaro. Goodness gracious, Jason, adults are not allowed to ride in that small car. Masisira yan. Ikaw lang ang pwede dyan. Don't worry, babantayin ka naman namin eh. Napanguso ulit ito. But I want you and Tito Mariano to join me. He insisted. Hindi nga pwede, Jason. Why are you so annoying? Inis na sagot ni Mariano dito. Siniko ko siya. Ano ba? Hindi ka naman nakakatulong eh. Kapag yan umiyak at nagpagulong-gulong dito, ikaw rin ang kawawa. He is pissing me off. Calm down. Relax. Ako nang bahala. I smiled at Jason. Bata pa talaga siya kaya dapat mahabang pasensya mo. You know what, Jason? Hindi ba't big boy ka na? He just nodded. Yes. Then that just means you are a brave soldier who can ride on a small car on your own? Paghahamon ko sa kanya. Bigla itong napakagat ng kanyang labi. Napangiti ako. Ano, can you now do it? I ask. I can.
I can because I'm now a big boy. Very good. Yan ang gusto ko sa'yo. Go, enjoy and have fun. We'll watch you from here, okay? Medyo kabado pa ito na makasakay na siya sa rides na pinili niya. Mabuti na lang at mukhang napakalma siya no nag-a-assist. Mukhang pogi pa naman. And he looks good on handling kids. Na-amaze akong bigla. Look at that man. He looks handsome. Saka ang galing niya magpaamo ng bata, no? Hindi tulad ng iba dyan. Pagpaparinig ko pa kay Mariano na tila inip na inip na sa tabi ko. May kausap ka ba? Sarkasik ko nitong sagot sa akin. Napataas ako ng kilay. Wala siguro. Sarili ko lang yata ang kausap ko. Baliw. Magandang baliw. Nagpa-cute ako sa kanya. Umiwas na lamang siya ng tingin. Sungit talaga. Tinoon ko na lamang atensyon ko kay Jason at baka mamaya, mapano ng batang yun? I saw the crew walking towards our direction, kaya medyo natense at kinabahan ako. Is he really walking towards me? Ano nga naman kay Mariano ay ako ang babae dito. Excuse me, miss, are you the guardian of that kid? Sabay turo nito kay Jason. Shams, sa akin nga siya nagpunta. Ako nga ang kinakausap o niya. Mas gwapo siya sa malapitan, in fairness. Hindi ko yata alam kung paano ko siyang sasagutin. Yes, bakit? Nauutal kong sagot sa kanya. Oh my gosh, I am stuttering. Pakitingnan-tingnan lang po ma'am. Medyo natatakot po kasi siya eh. Pero kung gusto niya po, I can check on him instead. Talaga? Pero baka busy kayo eh. Ako na lang. Hindi naman ganun ka-busy ma'am. Tsaka baka mapagod kayo eh. Napansin ko ang pagsalubong ng kilay ni Mariano dahil sa tono ng pamananita ng crew. Napa-cross arms agad siya sa kanya tinignan ng masama ang crew. Excuse me? What's your job here by the way? Tanong pa ni Mariano na talaga namang pumagitna pa siya sa amin ng crew. Ako lang nag-assist at nag-alalay sa mga bata. Pagpapaliwanag ng crew. Exactly. This lady is not a kid anymore and she is married to me. So would you mind getting lost in our sight right now? Agad na nagpanik ang crew at nahihiyang umalis. Sorry po. Sinamaan na lang tingin si Mariano. Kaasar naman eh. Ano bang ginawa mo? Nakakahiya. Can't you see that? O dahil gusto mo rin? He is trying to get your attention. Irritable nitong tanong habang nakatitig ng matatalim sa mga mata ko. What? Ano bang mali sa sinabi ko? Ang sinabi ko lang naman na gwapo yung guy. Gwapo daw. Mas gwapo pa ako dun eh. Bulyaw sa akin ni Mariano. Bakit sinabi ko bang hindi? Oo na, ikaw ng pogi. Ikaw lang nga talaga. Sarkasiko kong sagot sa kanya. Mas lalo itong nabala sa mga sinabi ko, kaya tumayo siya ng padabog. Where is this man going? San ka pupunta? Inis kong tanong. I'll just breathe some fresh air outside. It is too polluted and noisy here. Tinamaan naman ako sa sinabi nitong noisy. Loko to ah. What did you... Hindi niya ako pinatapos para magsalita nang maglakad na siya paalis. Bastos rin talagang kausap ng mokong na to eh. Why does he always walk out during conversations? Hinintay ko na lang na matapos si Jason at mapagod kakalaro, saka ko siya inakay palabas ng funhouse. Hindi ko alam kung nasan si Mariano. Nag-ikot na lang muna kami ng bata sa mall dahil sayang ang oras namin kapag hinanap pa namin si Mariano. Kami ang dapat niyang hanapin. Everything was going fine pero bigla na lang ako nalingat saglit at saka ko lang naramdaman na wala na sa palin ko si Jason. Dahil sa nangyari, nataranta ko bigla. Elizabeth's POV. Para ko mababaliw kakahanap kay Jason. Sana bang batang yun? Kinakabahan na ako at baka kung saan na siya nagsusuot. Wala pa naman kaming dalang bodyguards na Mariano ngayon para makatulong sa paghahanap. Ngayon parehas ko silang hinahanap. Hindi ko makita. Kapag lumapit naman ako sa announcement area baka marinig ni Mariano at mabigyan pa ako ng award. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya pinagpatuloy ko na lang ang paghahanap. Kahit medyo masakit ang pa ako sa heels, nararamdaman ko na kasi na napapaltusan ako. Napapikit ako ng mariin sa hapdi noon. What the heck? Kapag minamalas ka nga naman. I strolled inside the mall halos pa ika-ika ng lakad ko hanggang sa napadpad ako sa isang mini playground kung saan pinag-iwan ang mga bata. Nagbabaka sakaling naroon si Jason. Ang bilis na kasi talagang mawala sa paningin ko kaya alam ko na hindi pa man siya nakakalayo. Halos lahat ng bata doon inisa-isa ko na but he is not there. Napakagat na lamang ako ng labi ko. San ka ba posible nagpunta, Jason? Malilintekan ako kay Mariano nito. Walang ano-ano may lumapit sa akin isang lalaki. Miss, nagdudugo ang paa mo. Napalingon ako saka ako tingnan ang paa ko na nagdudugo na nga talaga matapos itong mapaltusan. Kaya pala bigla ako nakaramdam na matinding hapdi. Salamat. Tanging naisagot ko na lang saka kumuha ng tissue sa bag ko.
Naupo muna ako sa isang sulok at inumpisang punasan yung nagdurugo kong mga paa. Nakakainis! Bakit kasi ngayon pa? Bakit kailangan ngayon pa itong hindi nakasama itong heels ko eh? Pawis na ako. Bit-bit ko ang heels ko while searching for Jason. Kahit na pinagtitinginan ako ng mga tao, hindi ko yun pinapansin. Hindi pwedeng tumigil hanggat sa hindi ko nakikita ang bata. Naiiyak na ako ng sobra. Napasandal na lang ako sa isang sulok at napayuko. Impit akong umiiyak. Para akong ewan. Mahina talaga ang loob ko sa mga ganito. Sobrang laki ng mall. Saan ko hahanapin si Jason? Why are you crying? Agad akong kinabahan nang marinig ko ang boses na yun ni Mariano. Nanlamig ang mga palad ko. Hindi ko siya kayang harapin. Hindi ko siya kayang tingnan. Cheer up, Tita Elizabeth. Napaangat ako ang dante nang marinig ko ang boses na iyon ni Jason. Namilog ang mga mata ko at agad akong napayakap sa kanilang dalawa. Gumaan bigla ang pakiramdam ko. Saan ka ba ba kasi nagpupunta, Jason? You made Tita Elizabeth so worried. Wika ko sa kanya habang mangyayak-ngyayak pa. Dumako ang mga tingin ni Mariano sa heels kong hawak-hawak sa magkabilang kamay. Agad ko iyong tinago sa likod ko. The next thing I knew is that nakapa ako ng kanyang mga mata sa paa kong nagdurugo. What happened to your feet? Tanong nito. Napaiwas ako ng tingin. Nakakahiya. Para akong taong bundok dito sa ayos ko eh. Nasugatan ako. Nauutal kong sagot sa kanya habang hindi pa rin sa tinitingnan. Inis ko na lamang sagot niya sa akin. The next thing I knew is that inaakay na niya ako palabas ng mall. Nagsilbi siyang saklay ko dahil sa pag-ika-ika kong maglakad. Nailang ako ng kaunti pero hindi ko magagawa pa magreklamo. Paano pa ako magre-reklamo? My heart flutters whenever he does simple things for me. Sa totoo lang, masarap sa pakiramdam kasi nararamdaman ko na tila ingat na ingat siya sa akin. Nang maisakay niya ako sa kotse, wala lang siyang emosyon. Thank you. Tanging nasabi ko. That's not a big deal. Akala ko doon lang yun natapos pero nagulat na lang ako nung yumuko siya para tingnan ang paa ko. Nailang ako ng sobra ng hawakan niyang paa ko. Oh my gosh! Parang saglit na huminto ako sa paghinga. Bakit ka ba kasi nagsusuot ng ganyan? Look at your feet! Saway nito sa akin. I bit my lips. Hindi ko naman alam na mawawala si Jason eh. Pinaghanap ko siya. I search everywhere. Mabuti nilang nakita mo siya. The truth is, takot at tagot talaga ako sa totoo lang. Akala ko kasi kung ano nangyari dito eh. Iba pa naman ang mga tao ngayon. Hindi na madaling matukoy kung sino ang may mga hindi magandang intensyon. Fix yourself. We will treat your wound when we get home. Sino ba naman ako para umangal? Hindi na ako nag-abala pang umangal dahil si Mariano nang nagsalita. Pero nahihiya ako eh. Kailangan ba talaga siya ang gumamot ng sugat ko? Masyado naman yata niyang ginagalingan ang pagiging asawa niya sa akin. I'm sorry, Tita Elizabeth. Si Jason ang nagsalita. Bagay na hindi ko inaasahang manggaling sa kanya. This kid is getting nicer as time passed by. Mukhang di naman sa ganun kasakit sa ulo. I think he is sweet. Sadyang nalungkot lang siguro siya ng sobra dahil sa pag-alis ng mommy niya. It's okay, sweetheart. Hindi na galit si tita. Ang mahalaga huwag man ulit gagawin yun, ha? Pinag-aralan mo ko eh. He just nodded like a sweet little boy. And next time if something like that happens again, please, reach me out. Hindi yung mag-iiyak ka. Will it help? Pangaral pa sa akin ni Mariano na sa tingin ko naman, tama. Sorry, I answered. Mas lalo ko nahiya. Oo nga naman, parang di ka professional self ha? Akala ko ba matapang ka? Heist, paano ko ba naman iisipin na tawagan pa siya? Eh kinakabahan nga ako malaman niya. I was afraid na magalit ka sa akin. What if hindi ko nakita si Jason, tapos hindi mo rin siya nahanap? You think you could keep it as a secret forever? Natahimik ako at napayoko. May punto siya. Sadyang naunahan ako ng takot at kabako, kaya hindi ako nagbother na tawagan sa agad. I thought I can solve it alone. Elizabeth, I am your husband now, and you are my wife. Kaya kung anumang gagawin mo sa buhay, you need to consult me, and vice versa. Pagpapaalala muli nito sa akin. Doon ko naramdaman ang pagiging mag-asawa naming dalawa, kahit na alam naman naming parehas lang, kaming napasubo doon. Parehas kaming nadala sa ganitong sitwasyon. When we got home, inalalayan niya ako papasok na mansyon. All his bodyguards gave way. Dahan-dahan niya ako inakay papunta, paupo sa may sofa. While Jason ran to his room and sleep, mukhang pagod na pagod ang bata. Stay there. Kukuha lang ako ng medicine kit. He told me as he went off. He looks handsome lalo na kapag namumungay ang mga mata niya. Bakit ganun? Napakaamo ng mukha niya. Para siyang anghel lalo na kapag nag-aalala siya. Wait, I am praising him already? Well, obvious naman kasi yun. Pagbalik niya, dala-dala na niya ang kit. Medyo kinabahan ako. Bakit ba ako kakabahan kapag tila lumalapit siya?
Para ako nakainom ng kape sa nervyos eh. Am I already liking him? Gusto ko na ba siya? Hindi ko rin alam kasi maski ako sa sarili ko, na hindi ko alam ang pakiramdam na magmahal ulit dahil sa ginawa sa akin ni Wilbert. Hindi ako makatingin kay Mariano hanggang sa nakalapit siya sa pwesto ko. Hinayaan ko lang siyang gawin niya. He lifted my left foot sa kanyang iyon marahang pinunasan ng marinis na bimpo. Napangiti ako ng palihim. Why is he being concerned with me? His touch feels like ingat na ingat talaga siya sa bawat hawak niya sa akin. Na tila ba ayaw niya ako masaktan? Next time, I won't allow you to wear heels anymore. Wake up pa ni Mariano habang pinupunasan ang mga pa ako. What? Life without heels is boring. Hindi ko kaya-kaya. But why? I can carry myself with it. Nagkataon lang talagang kanina na, alam mo na, hinanap ko si Jason. Whatever your reason is, you will be wearing flats from now on. Gusto mo bang nasasaktan ka? Do you really enjoy pain, Elizabeth? Tila may iba pa itong pinahihiwatig sa mga sinabi niya. Of course not. Sino ba naman ang may gustong masaktan? You think I'm enjoying hurting myself? Kaya ako nga binitawan si Wilbert eh. Because I cannot afford to hurt myself. Even, paliwanag ko naman sa kanya. But you're still more affected with being with your sister again. Those words of him hit me. Bakit ba ang galing-galing mong basahin ako, Mariano? You are predictable. Your eyes don't lie. Mabilis kong nababasa sa mga mata mo. Dagdag pa ni Mariano. Agad akong nag-iwas ang tingin. Then don't stare at my eyes, sabi ko naman. Your eyes are too beautiful just to make it cry. Don't overcry that bastard. Anymore. Wala na yun. Wala na akong pakialam sa kanya. Wala na rin naman akong balita sa kanila ni ate, even with my own family. Sana lang ngayon masaya na sila. Ouch! Careful! Saway ko na medyo napadain ang pagdampi ng cotton sa sugat ko. I am being careful. Huwag kang malikot. Saway pa nito sa akin. Eh sa hindi talaga ako mapakali. His hands feel cold. Nakakagulat tuwing dumadampi iyon sa balat ko. Kinakabahan ba siya? I can see him concentrating in what he is doing. Makailang beses na rin siyang napapanunok ng naway na tila tensionado siya. Nahihiya na nga ako. Sa totoo lang, dahil baka abanan ako sa kanya. Imbes ipagpahinga niyang weekend, eto siya sa akin. Gumagamot ang sugat ko. Mariano, pwede ka nang magpahinga sa taas. Ako na dito sa sugat ko. Kaya ko naman eh. Mungkahi ko sa kanya na makabawi rin siya ng lakas para sa araw na ito. Mas mabigat naman ang trabaho niya sa akin. Imagine, he is the one running their law firm tapos ako? Pabigat lang. I need to help him too. Malapit na to. Huwag kang malikot dyan at dami mo pang sinasabi. Thank you. Pabulong ko na lamang nasagot. Akala ko hindi niya marinig dahil sobrang hina lang talaga nun. Kinakapos kasi ako nang hininga kapag ganito kami kalapit sa isa't isa. What did you say? Tanong niya sa akin na tila ba gusto niyang marinig muli ang mga sinabi ko. Thank you lang naman yun, Mariano. Nahihiya na akong ulitin yun. Ano ba? Wala, hindi ko na uulitin. Nauutal ko pang sagot sa kanya. Tinisil ko ang sarili kong palad. Nanlalamig talaga ako. Nakakainis ka, Mariano. Why are you doing this to me? Nakakailang. Say it again. Tila mapanuyo nitong sabi. Humugot ako ng isang malalim hininga. Ang sabi ko, thank you. Then I heard him chuckle. Aba't pinagtatawanan pa ako? Ano nakakatawa dun? Pagsusungit ko. Minsan ka lang kasi magpasalamat. Madalas puro reklamo narinig ko sa'yo eh. Gusto kong matawa pero pinigilan ko na lang. Oo nga no. Ngayon ko lang napagtanto na puro lang pala talaga ako reklamo since I came here. Hindi naman halata but I'm really thankful of you for saving me and for letting me stay here. Well, I did it just because of pity. Iyakan mo naman ba ako eh? I hate to see girls cry. Ah, ganun. Bakit ikaw? Hindi ka ba nakapagpaiyak ng babae noon? With that face of yours? I don't think so. Biglang napatigil si Mariano sa ginagawa niya, saka siya napaisip. Tila ba may inaalala ito? Well, I did make a girl cry before pero I don't think she can still remember me as the guy whom she used to play with. Masyado pa kasi kami mga bata noon. Pagpapaliwanag niya. She's a grown-up lady by now for sure. Ewan ko ba pero parang gusto ko magselos dahil sa mga sinabi ni Mariano. The way he thinks about her, parang may kakaiba. Parang may something sila nang nakaraan nila. Bakit nga ba ako nag-iisip nun? Sa akin naman, kinasal si Mariano. Yes, she is already a lady. Sagot nito habang nakatitig sa mga mata ko. Agad ako umiwas ang tingin. Hindi ko na kaya makipagtitigan sa kanya ng ganun. Para akong kinukuryente. E di mabuti, sana siya na lang ang pinakasalan mo. Napakunot noo si Mariano habang nakatingin sa akin. Are you jealous? Napasinghap ako. What? Me? Jealous?
Never, Mariano. Hindi naman natin gusto ang isa't isa para magselos. Pagtanggi ko ng Marien sa kanya. Ang totoo, hindi ko rin alam. Basta nang mabanggit niya sa ibang babae, hindi ko may paliwanag pero nakaramdam ako ng inis. You're all done. Tara na, let me carry you upstairs. Nawindang ang beauty ko sa sinabi ni Mariano. Ano? Hindi na. Masyado na nakakahiya. Pagtanggi ko ulit sa kanya. But he leaned closer to me and smiled. Dumagundong ang puso ko. Para ako ng estatwa sa kinaupuan ko. Hindi ako nakagalaw agad. Grandma is watching from the kitchen. Come on! Bulong itong sabi sa may bandang tenga ko. It gave me shivers. Agad din ako na-disappoint. So, pakitang tao lang palang concern niya sa akin. Ganon? Dahil lang nanonood si Grandma? Nakakainis. Napabusangot ako sa katinanggapang alok niya. Binuhat nga niya ako pakit sa kwarto namin mag-asawa na parang bago kaming kasal. Napasulip ako sa kitchen kung saan sinabi ni Mariano na nanonood daw si Grandma pero nalawa ko doon ang tingin ko. Wala naman na matanda doon. Teka, niloloko ba niya ako? Sinungaling ka? Ang sabi mo nanonood si Grandma sa atin. Wala naman siya sa kitchen ah. Nakita ko ang simpleng pagtawa niya na napalitan din agad ng ngisi. Ay, wala ba? Akala ko nandun eh. Baka namamalikmata lang ako. Pag bumaang maangan pa nito. Nakakainis ka, alam mo yon? I exclaimed. Hindi mo nalang aminin na gusto mo rin na binubuhat kita. Masyado kang pakipot. Dahil sa pagiging aso at pusa ni Mariano at Elizabeth, magkasundo pa kaya mag-asawa? Ano kaya ang susunod na mangyayari sakaling muling makaharap ni Elizabeth ang kanyang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.